Sabi ni Kuya Baby Toy, opinion ko lang, inuuna nila i-contempt si Attorney Roque para walang tumayong abogado kay PRD sa ICC after gurgurin si Spokes, titirahin na nila si PRD. Ako, I disagree po. Unang-una, masyado nyo namang iniisip yung ICC. Ay, hindi masyadong bumenta yung kwento. Alam nyo kung bakit? Mas nag-react ang mga tao dun sa second issue na tatalakayin natin, ang pag-detain o pag-cite kay Attorney Harry Roque in contempt. Ha? Bakit? Sinight siya in contempt dahil supposedly hindi siya pumunta sa hearing last week noong 16th. Kasi, tama ba last week? Last week, noong 16th. According to Attorney Roque, nagkamali lang daw po siya. Ang sabi niya, normally po, naghihearing sila. Naghihearing ang House on Thursdays. I can attest to that. Back in the Upper Cretaceous period, in my younger years, di pa po ako naglo-law school, nagtrabaho po ako sa Kongreso. At pag Friday, bihirang-bihira po nagko-conduct ng hearing unless very pressing yung issue. So according to Attorney Harry, he went to his hearing. He had a hearing on Thursday and he went to that thinking all this time na na yung day na yon yung hearing. The next day, nung na-realize niya na, oops, the 16th is a Friday, it was already past mid-morning at ang hearing ay sa Pampanga pa daw. And so, hindi na siya nakapunta. He did, however, but he had informed the court, the Quadcom, na mayroon nga siyang hearing, thinking nga that it was on a Thursday. So, ang motion to declare him in contempt ay sinabi dahil nagsinungaling daw siya sa kanyang affidavit na hindi siya maaaring makapunta doon sa hearing, sa Quadcom inquiry dahil mayroon siyang hearing sa hukuman. Yung kongresista na nag-motion, nagsabi na yan, na mayroong perjury kasi nga chinek niya at wala naman daw pong hearings conducted in the city of Manila si Attorney Harry Roque on that day. So, humingi ng paumanhin at nag-apologize si Attorney Harry at sinabi niya, it was an honest mistake. Nalito lang daw siya nun sa date at ang pagkakaalam niya ay Thursdays nga naman ang hearings. Bihira nga po magka-hearing ng Friday at kadalasan nga po ang ibang mga staff ay hindi na pumapasok tuwing Biyernes. So, malaking diskusyon. So, ang highlights ng diskusyon na yon ay mayroon talagang mga kongresista who wanted to, well, it seemed to me, ha? This is my opinion, you don't have to agree. It seemed to me na parang pinapahiya talaga siya at sinasabing, wala ba yan sa calendar? Hindi mo ba alam yung mga ganyan? Meron pa na... Ang pinakamalala ako sa tingin ko, of course, merong ibang mga kongresista, they really came across as condescending. Gayun pa man, sanay na tayo, ganyan talaga sila. Ang medyo medyo nagbo-border on difficult to understand is yung sinasabi ni Congressman Dan Fernandez kasi inungkat niya, ang sabi niya, sige, honest mistake. Pero ikaw ba, pag wala ka dito sa kong, ngayon nakikita natin na pagkumbaba ka, humingi ka ng apology. Pero pag nasa labas ka ng Kongreso, anong sinasabi mo tungkol sa amin? Anong sinasabi mo sa mga kongresista? Lalong-lalo na sa kanyang pagtatanggol kay Doc Lorraine at kay Ka Eric Celis. Sinabi ni Attorney Harry, oo naman, kliyente pa rin niya yung mga yon. Pero ang mga nasabi niya ay tungo sa kanyang pagdidepensa. Ayan.
So, in the end, although may at least one congressman na nagsasabing hindi ba pwedeng admonition na lang. After all, isa siya sa dati nilang colleague sa House. So, hindi pumayag. Nagkaroon pa ngayon ng diskusyon. Humingi si Attorney Harry na magkaroon ng boto at bilangin kung sino yung mga kongresista na sumasang-ayon sa motion. Unfortunately, ayon sa rules ng Kongreso mismo, magkakaroon lang ng botohan kung may tumanggi o nag-oppose dun sa motion. Unfortunately din, wala pong nag-oppose sa motion na yon. And therefore, hindi nagkaroon ng boto. Bakit hindi nga nagkaroon ng boto? Kasi, well, hindi na talaga nagkaroon ng boto kasi nga hindi in-oppose yung motion. So usually yan, you move and it is seconded, it is carried. Nag-compute pa bago ang lahat ang Quadcom kung ano ang mga kailangan ng boto. Ngayon, and so in the end, si Knight in contempt si Attorney Harry at siya po ay mag-overnight sa Kongreso as far as I could see, ha? Natapos na ba ang hearing? Pero despite that finding, tumuloy-tuloy pa rin ang pagki-question sa kanya. Okay. Now, ano ang sasabihin ng mga galit sa kanya o yung mga ayaw makarinig ng pagdedepensa kay Attorney Harry? Unang sasabihin niyan ay iyakin kayo. Okay? But that's something that you can discard. Bakit? Ad hominem yan. It attacks the person instead of the argument. Ngayon, ano pang sasabihin nila? Eh talaga naman nagsinungaling. Hindi na po yan totoo kasi tinanggap ng Kongreso yung kanyang apology at tinanggap na posible nga talaga na nagkamali siya. Ang problema nga ay inuungkat pati ang ibang ginawa at sinabi niya. The motion was limited only to what he said dahil sinabi niya mayroon siyang hearing. Pero yung pag-uungkat ni Congressman Dan Fernando ng kanyang mga sinabi before is a bit foul. Alam niya kung bakit? Kasi may freedom of speech. Ano yun? Dinadamay or may message yan ng mga kongresista kay Attorney Harry. Huli ka namin dito. Pero kahit tanggapin na kinatanggap namin ang apology mo, but we're making you pay indirectly for something that you said about us. Ang mga public officials or government officials, sinabihan na dati pa ng Korte Suprema na hindi pwedeng balat sibuyas. Kailangan i-allow nila ang kalayaan magsalita at magpahayag. And yet, sabi ni Ismenil, alam mo naman na hindi absolute ang freedom of speech. Opo, hindi nga. Pero ano nga ang limitasyon ng freedom of speech? Libel. May libel ba? Sinabi ba ng mga kongresista na may libel? Wala. May inciting ba yan? To sedition, to terrorism, to rebellion? Meron ba? Wala din. At yun, was there any false publication under Article 54 of the Revised Penal Code? Ala, wala din. Yun po, pag sinasabi mong hindi absolute ang freedom of speech, dapat alam mo kung ano ang mga limitasyon. At hindi po lumabag si Attorney Harry sa mga limitasyon na yun. Wala pong walang naghabla sa kanya ng libel. Walang nagsabi na mali yung sinasabi niya. Walang nagsabi na nag-print siya ng publications that are false that could lead to issues of commercial and national security. O, meron ba? So, pag sinabi ninyo sa akin na hindi absolute ang freedom of speech, ipasok niyo po dun sa exceptions. Eh, wala ka namang sinasite na exception. It's Minil 39. Diba? If you're going to cite the rule or you're going to cite the exception, aba, sabihin mo sa akin, ano doon ang nilabag doon sa exceptions? Again, freedom of speech is the rule. What are the exceptions? Yung mga nakalagay sa batas na hindi mo pwedeng sabihin. Ah, meron pa pala.
merong limitations on speech dun sa mga Safe Spaces Act. May limitations din doon sa sa medical information. Private yung mga yan. Meron din mga speech na hindi mo pwedeng ipahayag. Halimbawa, yung mga narinig mo in the confessional box, hindi mo pwedeng sabihin yan. Yung ano, kung may na-overhear ka inadvertently ng mga ano, na conversation between attorney and client, hindi mo rin pwedeng sabihin yan. Pag may alam ka na mayroong sakit tulad ng HIV, hindi mo rin yan pwedeng pag-usapan o ipahayag. So muli, pasok ba dyan ang kahit anong speech ni Atty. Harry? Hindi nga sinasabi ng mga kongresista na mayroong paglalabag dun sa mga exceptions. Huwag niyong idagdag kasi nagti-theorize ka eh. Hindi mo naman pala alam yung batas. Okay. Kwentong barbers, kumbaga, ang ginagawa dito. Sabi ni TDL, hindi siya nag-acting tips kay DILG Secretary Avalos. Sabi ni Yamnel, first time daw niya akong naubutan sa Facebook. O mukhang maayos-ayos na yata yung algorithm. Sabi ni Anne Fernando, kaya nga napansin ko din na talagang natuturuan yung mga convicted at yung mga nagtatanong halatang halata na gagaling sa tanong ay pagtuturo ng mga sagot. Sabi ni John, pinaulit din ni Barbers yung motion ni Alo to cite Attorney Roque in contempt, acting na acting si Barbers noon. Senator JV Ejercito is watching for this live. Watching for it or is watching this live? O batiin nyo naman si Senator JV kung siya po ay nanonood. Magandang gabi po. Gabi dyan, ano? Magandang gabi po, Senator JV. Okay. Ano yung pwede ba? Okay. To be fair, Attorney Harry naman, although nag-motion for reconsideration siya, ay kalmado lang. At although inargue niya yung kanyang position, ay hindi naman din siya nag-react in a bad way or in a negative way doon sa kanyang pagsa-cite in contempt sa kanya. Pero ako, medyo nag-worry lang ako dahil sa kanyang karamdaman. Diba sabi niya, dumating din po siya sa hearing, may dala-dala siyang medical certificate. In-offer niyang i-present, sabi niya, nandito po ako is as a gesture of his good faith, mayroon siyang medical certificate na inaabisuhan sana siya ng kanyang mga abogado, ng kanyang doktor, I apologize, ang kanyang doktor, na hindi wag na siyang tumuloy. Gayunpaman, as he says, the gesture of good faith, siya po ay umattend anyway. Okay? Sabi ni Art Sus, di lang nakalusot yung excuse niya. Mali po kayo, Sir Art. Kasi kung nakinig po kayo dun sa committee hearing na yon, tinanggap naman po nila. Kung kaya't they gave him a very light detention, 24 hours lang. Okay? So, yun po. Hindi niyo pwedeng sabihin na hindi nakalusot kasi tinanggap po ng mga kongresista, ng mga miyembro ng komite. Okay? Sabi ni Kilusang, pagbabago, Iloilo chapter, 9 million plus loto, nakuha na naman nila pang funding nila, new hearing na naman sa mga magpapasig. Okay, well. Sabi ni Glorious, yun kaya talaga ang dahilan kaya na-contempt si Harry Roque?
Hindi kaya dahil isa siya doon sa nasa rally kung kailan ipinalabas ang video ng pulburon? Well, yan nga po ang conjecture. Well, that's what we're thinking. A lot of us are thinking, hindi naman po malayo na mayroon ibang pakay ang mga kongresista. Posible naman po yun. In fact, yan po ang nangingibabaw sa isip ng ilang mga tao. Kami din, iniisip namin yon. We're not saying that as a fact, but as an opinion. Sabi ni Kuya Baby Toy, opinion ko lang, inuuna nila i-contempt si Attorney Roque para walang tumayong abogado kay PRD sa ICC after gurgurin si Spokes, titirahin na nila si PRD. Ako, I disagree po. Unang-una, masyado nyo namang iniisip yung ICC. Hindi pa nga po nabibigyan o pagkakataon na mag-clarify o madinig yung mga respondents dyan. Hindi nyo ba narinig yung sinasabi ni Attorney Maynard Guevara, sorry, ni Soljen Maynard Guevara, na ang posible daw na pumunta dito ang ilang mga kawani ng ICC para kumuha ng mga statements sa mga respondents. Okay? So, kailangan pa madinig sila at kailangan pa mag-decide yung hukuman kung ito po ay tutuloy o gusto nilang ituloy sa mas masusing pagsusuri sa harap ng hukuman. Pero kahit na may ganun pa po, maaari naman po natin tanggihan ang jurisdiction ng ICC doon sa mga main respondents. So, ang tingin ko dyan is yung ICC na yan ay nilalabas ng mga political opponents ni dating Pangulong Duterte at ni Vice President Inday Sara Duterte and her family na para, kumbaga, para ma-distract yung mga tao, para isipin nila na may ginawang masama ang mga ito, to discredit them and to give attention to an issue other than the one that we're paying attention to already. Sabi ni News, Ninja Vlogs, puyat siguro yung scriptwriter. Okay. Sabi ni Mel, very obvious talaga ang ginawa kay Attorney Roque. Now, I don't know, if you'll excuse me for about a minute, magpapasalamat lang po ako. Thank you kay Igor at Pride, kay Jevin. Thank you for the heart, me. Kay N. Chang 7, kay Chechi the Frechi for the Rosa. Okay. Meron ba akong nakaligtaan? Kay Yueki Shalala, thank you po. Kay Maria, kay Bai Joanne, kay Maria po uli. Sino pa ba? Okay. Alright. Meron pa ba? Ay, kay Cyte. C-Y-T-E. Thank you. Ay, kay Nona Deng. Kay Mami Lintik Lalabs. Thank you po. Kay Ma'am Telms. Kay, sino ba ito? Kay Ma'am Telms ulit. Sorry ha, I just need to be able to thank all of these people. Nahihiya ako eh. Thank you ulit kay Ma'am Telms. Kay Alex, thank you very much. Thank you kay Vidal. Ay, mali po yung basa ko. Pero okay lang. Thank you kay Jokno, kay Maton, kay Gangging, kay Telms, Ma'am Telms, kay Chechi, kay Igor at Pride, kay Maton uli, kay Melissa, kay Ma'am Telms muli, kay, naku, ano yung name nyo po? Walang nakalagay. So parang heart yung nakalagay. Kay Maton uli, kay Ochim, kay Dayon, kay
Salvador Ekla, kay Emelinda Lluvido, Melissa Libre, O Chim Chin, kay Maton uli, Alice Eliche, kay Emma, kay Melissa Libre, kay Pablo, uy, maraming salamat ha, kay Fritz uli, kay Vim Balyaran, kay Pablo uli, kay Fritz, kay, dami pala akong na-miss, kay Emma, kay Fail, kay Mim, kay Fritz, kay, oh my gosh, kay Chechi, at kay Fail. Shop, sir, and Mim, Ma'am Telm, salamat po. Wow, 50% na po ng goals. Thank you kay Ma'am Telm, kay Saldi, at kay Mim uli. Pasensya na po ha, yung mga ganito are really necessary for me. Thank you kay Haiza Kimik. Alright. Kakagigil itong si Dan Fernandez, personalan, tandaan niya na huwag bibigyan ng pwesto sa mas mataas na pwesto. Okay. So, sabi ni Inday Rose, it's so obvious ang panggigipit nila kay Attorney Roque. They are a pack of wolves. Wow. Ferds, thank you very much. Sabi ni Elsie, lahat po bang congressman ay abogado? Hindi po. Hindi po nire-require ng saligang batas. Oh, by the way, meron tayong importanteng talakayin. My apologies. Yesterday, mali po kasi yung basa ko doon sa rule on subpoenas. Ang nakalagay doon sa rule on subpoenas, kailangan kapag convicted na by final judgment, ang PDL ay hindi maaaring dalin sa hukuman for testimony with nang walang pahintulot ng Korte Suprema. So balikan natin 'yon. Okay. Nasaan yung rule? Wala. So kung papansinin po ninyo, the rule says hindi siya pwedeng dalin sa hukuman. Okay, kung convicted na siya by final judgment nang walang pahintulot sa Supreme Court. Hukuman po. Ibig sabihin, kung siya po ay dadalin sa inquiry in aid of legislation sa Kongreso o kaya sa Senado, hindi po yan kailangan idulog sa Korte Suprema. Okay? Maliwanag lang po. So, binabawi ko po kasi sabi ko dati, posibleng hindi nga pwede, pero dahil nga iba ang proceedings sa legislature, so may konti lang mali. Nagkamali ako ng basa kasi yung it says na sa hukuman, pagdadalin sila sa hukuman. Pero pagka sa iba naman sila dadalin, katulad ng ganito sa House o sa Senado, maaari po silang dalhin doon yung persons deprived of liberty convicted by final judgment kahit hindi pinahihintulutan ng Korte Suprema. Okay.